ayun mga kalaro at kababata, at nandito na naman po tayo sa ating vlog para sa part 2 ng aking tips kung paano maglinis ng mga laruan. At mga kalaro at kababata, hindi ko pa matapos-tapos ang ating studio room sapagkat nabisi tayo sa mga ilang araw ng mga trabaho, gigs, mga music lesson. At ngayon ay eto na, may free time na ako para makapaglinis ng laruan. Saktong-sakto, katatapos lang ng eleksyon. At alam mo yun, ilang buwan akong ilang buwan akong natotoxic sa mga nababasa ko sa mga news feed ko sa social media. Puro bangayan, away, at alam mo yun, malaking bagay ang laruan sa paghugas ng mga, alam mo na, mga stress sa buhay. At excited na ako sa part 2 ng vlog natin na ito at samahan niyo ako kung paano natin lilinisin ang ating mga laruan. So let's check it out and let's go! At ngayon guys, nandito na ako sa labas at papakita ko sa inyo yung isang plangga na kung mga laruan na lilinisin ko ngayong araw. So, yung mga laruan na ito guys, mga goma. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Kung makikita nyo. Mga goma ito. So, ang estilo ng paglilinis dito ay pwede mo siyang basain at pwede mo siyang lagyan ng sabon. Brasan mo. Dahil ito, wala itong mga kalawang. So, di ka mag-worry dito kung mayroong mga kakalawangin. At ayan, excited na ako maglaro. Alright, let's go! Ang dami kong laruan. Alright, ayan, ibuhos natin to. Ayan, oh. Nakakatuwa, guys. O, diba? Alright! Ngayon, ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng tubig, tapos powdered soap, tapos bababad natin siya ng mga ilang minuto. So, di ko napapakita kung paano ko lagyan ng tubig to, ha? Pero, yun nga. This vlog is brought you by, yeah, Pantatsing. Kung makikita nyo, mga kalaro at kababata, yan, ito yung pantatsing na naabutan ko ng bata ako. Yan, piso isa to sa isang pakete. Mas Rider Black na walang antena. Alright, sige. Balikan ko kaya later. At ayun nga guys, to cut the story short tayo. So, nilagyan ko siya ng powdered soap. At binabad ko siya ng mahigit 15 minuto at bumula na siya. At ito na yung resulta niya, mga kalaro at kababata. So, malaking bagay na ibabad mo yung mga laruan kasi para yung mga alikabok na nandiyan sa kanila is ma-wash out ng sabon. And after that, babrasan natin to. Pero yung yung dami ng sabon, hindi yung sobrang mabula. Kasi dun sa isang pakete ng powdered soap na inano ko, halos wala pa sa 1/4. Ang importante lang is medyo bumula lang siya. Kasi baka mamaya yung ingredients ng sabon ay hindi mag-blend dito sa mga paint na nakalagay dito sa mga laruan na ito. Kaya mild lang yung pagkakalagay mo sa sabon. At ayun nga, babrasan na natin ito mga kalaro at kababata. So guys, yung setup ng programa natin, alright, sinasabon natin sila isa-isa gamit yung brush, yung toothbrush na pinaglumaan. Pero tips lang guys, yung pagbrush nyo is dahan-dahan lang, huwag madiin. Yung mild stroke lang na brush kasi syempre, pinapangalagaan natin dito yung yung mga paint na nakalagay dito sa laruan. Baka masira nga yung laruan at mabawasan yung yung itsura niya na pagkakaroon ng magandang itsura niya. Tapos, pagka-brush mo, ilalagay mo naman siya dito. So, yan, sa may banlawan.
para sa kanyang pagbabandang. So in my style, isang beses ko lang siya binabandlawan kasi para ma-wash out lang yung mga sabon, kasi mild lang naman na sabon yung nakalagay dito para bumula lang, para dumulas lang yung mga alikabok. At ayun guys, nasa second batch na tayo, no. Ito yung first batch na sinabunan ko. Ayan po, kung makikita nyo guys. Tapos ito yung bagong batch. So medyo nalusaw na yung sabon eh. At ang batch na ito, mga kaijus naman ng mga Ultraman. Ayan, some vintage toys. Hanap ako. Ito, vintage toys ni Mrs. Enchanted Kingdom. Tapos marami pang iba eh. Hanap ako. Ito, sa mga Ultraman fans dyan. Fans ng Ultraman, yan. Ito yung nagpatiga sa Ultra Brothers eh. Yung ginawang semento yung mga Ultra Brothers. Sa isang special episode ng Ultraman Ace. Ito, Smurfs. At ngayon, ayan, ibababad ko siya ng 15 minutes. Pero I doubt di lang 15 minutes to eh. Kasi magluluto pa ako ng pananghalian namin. So, balikan ko kayo guys. So ayun guys, fast forward tayo. Nagsimula ako ng alauna. Natapos na ako, 3:30 na. At halos 3 oras ako nagbabrush-brush dyan at nagbabanlaw-banlaw. Bali 3 set na bulto na mga batch na mga toy display ko yung nalinisan ko. Pagtitignan nyo mga kalaro at kababata. Yan. Ganyan sila karami. Pero mas marami pa ang mga kapwa ko toy collector. Kumbaga ito, normal lang to. Pero mas maraming mga collection na laruan itong mga iba ko pang mga kapatid sa pagkukolekta. So itong batch na to, okay, nandito yung articulated poseable, pinakamagandang version ng Spider-Man. Makikita nyo. Tapos ito, mga zombie, batch ng mga zombie. Tawag dito mga terror corpse eh. Ayan. Suitable siya sa 118 scale. Pwede rin siyang pang crossover sa mga military 118 scale na mga model. G.I. Joe, Joy Toy, ayan, World Peacekeeper. At yan, mga kaijus. Tapos dito naman sa kabila, yun, yan, mga Jollibee and McDonald's Happy Meal toys. Yan. At syempre walang iba kundi ang ating special na Pinoy Lego na nandito. Tapos okay, nandito yung nandito sa batch nito yung Dragon Ball Z na hybrid. Yan. Super Saiyan 4. Correct me if I'm wrong, ha? Super Saiyan 4 Vegeta. Or Gogeta. And then, ito rin. Hybrid version ng Dragon Ball. Super Saiyan 4 Vegeta. At dito naman sa batch ko na ito, yan, halo-halo. Napakarami. Ayun nga, mga kalaro at kababata. Doon na tayo sa next part ng ating paglilinis. So, tara, akyat na tayo. At magdidisalikabok naman tayo ngayon. Alright, let's go! At ito na guys, kung makikita nyo, yung toy shelves natin ngayon is bakante na. Diyan nakalagay yung mga nilinisan ko laruan. Yung nilinisan ko ng mahigit 3 oras. Pero may mga tira pa dito na mga display. So mamaya tatanggalin ko to. And then pag natanggal ko na lahat, ayan, magdidisalikabok ako. At syempre, ibang batch naman itong nasa kabila. At try natin pagsabayin. Okay. So ang plano ko ngayong araw na ito, since na nabrushan ko na, tsaka nalinisan ko na yung mga bakong laruan, ay
try natin na mabaklas lahat ito and then mapagpagan ng alikabok and then kinabukasan, siguro stress na kasi. Kinabukasan ko na itutuloy yung pagdidis alikabok. So, continuous pa tayo sa baklas at saka pagpag. Alright, let's go! So, kung makikita nyo guys, no, itong batch na ito, may Quintas Pogi. Tinanong ko to sa nagtitinde. Dun sa pinagbilihan ko, ang tawag daw dito sa batang 90s na Quintas na ito ay Quintas Pogi. So, kung maalala nyo guys, isa ito sa mga nagbibili ng magandang alaala sa atin noong tayong mga bata pa. So, kumuha ako nito ng isang set. Tsaka ito, yung Mamaw Quintas. Yan. Yung Mamaw Quintas na ito. At may narinig kayo, mga kalaro at kababata, nasagi siya. Itong medyo creepy na laruan na ito eh. Mamaya pa, tutugtugin ko to. At medyo nakakilabot tong laruan na ito. Tapos ito, yan. Itong tirador. Yan. Pang batang 90s na laruan. Tsaka yan, yung mga iba ko pang mga nalinis at napagpag. So sige, tuloy na tayo sa trabaho. Ako guys, nakalimutan ko, no? Hindi ko na isama sa batch ng mga nilabahan kong mga laruan na nilinis ko. Ito yung mga Naruto na toy collection ng aking anak. Yan. Binigay sa akin to eh. Tapos pinamana niya sa anak ko. Eh, yung anak ko, yun nga, bata pa. Prineserve ako na to para sakaling mapakinabangan niya paglaki. Yung tatay na yung nagtago kesa masira. Sayang naman. Alright, ito pa. Yung One Piece na si Ace, Gashapon. Pero nakakatuwa lang, no? Talagang napaka-detailed na ng mga laruan ngayon. O para dun sa panahon natin na elementary tayo, na talagang ano, talagang ini-imagine natin yung pinakatunay na detalye, yung kulay ng laruan. Diba? Dito mo yung back piece nyo. Back piece tattoo. Ngayon, I guess, dito ko ilalagay yung mga G.I. Joe's. Tsaka yung iba ko pang mga MOC collection. So, medyo maluwang pa yung mesa. Habang pinapatuyo ko yung mga nilabahan ko. Tapos dito, siguro ilalagay ko na rin yung mga ibang mga extra na mga laruan. Kasi nga, ayun nga. Lahat ng iyan, babaklasin ko yan. At, hahanapan ko ng pwesto. Tapos, yun nga, kinabukasan. Yan, didis sa alikabukan ko na. Yan, paulit-ulit pa. At ayun guys, ready na yung mesang paglalagyan natin ng mga G.I. Joe at MOC. So, let's go! At ayun guys, at natanggal ko na yung mga display dito. Alright, at ayun na, bakante na yung mga shelves ko. So, halos 2 oras akong nagpagpag at naglinis. So, ito na lang part na ito yung ano, tatanggalin ko bukas. Pagod na din kasi ako. So, tignan nyo po kung saan ko nilagay yung mga iba ko pang mga laruan. Ayan. At narito yung mga G.I. Joe collection ko. Pinagsama-sama ko muna sila. Pinagsiksik. At ayun nga, mga kalaro at kababata. Dito ko muna tatapusin yung part 2 ng episode ng ating vlog na patungkol sa tips kung paano maglinis ng laruan. At stay tuned at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Toy Collector Pilipinas. At mga kalaro at kababata, kung nga po pa lang yung kalaro at kababata na si Blue na magsasabing ingat kayong lahat. So, good night and God bless.